welcome back again to my channel. So for today's vlog nga, ituturuan ko kayo kung paano mag-layout sa CapCut using our photos. So ayun po, pipili na po tayo ng ating photos. Yan, i-add lang po natin siya. Kahit ano pong photos yung gusto niyo po. So, lagyan po natin siya ng stickers. So, ang pipiliin ko po ay yung heart na lang. Heart, 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 where are you? So, yan. Nakita ko na yung pipiliin ko. Yan. Hanap lang po tayo ng magandang angulo. Kung saan po siya pwedeng ilagay. Mas maganda. Yan. Sa tingin ko, yun yung pinakamaganda niyang angulo. So, lagyan po natin siya ng text. Bago po yan, lagyan po muna natin siya ng template. Yan po yung ilalagay natin. Tapos, itatype lang po, tatype ko po, we are unstoppable. Ano po yung gusto niyo po ilagay? Halimbawa, happy, blah, blah, blah. Happy birthday, kunwari. So, akin ilalagay ko, we are unstoppable. So, ayusin lang po natin. Pwede po natin siyang palitan ng ratio or filters. Yan, pwede po tayong pumili ng filters para mas magpaganda pa natin yung ating photos. So may kakilala kasi ako, yung ginagamit niya para mag-layout ng mga pictures, mga invitations sa church namin. Ang ginagamit niya, CapCut. So, sinabi niya sa akin, CapCut yung ginagamit niya. So, na-amaze talaga ako. Kaya, gumawa ako ng vlog na ito. Kasi, makakatulong talaga siya sa inyo, lalo na sa mga beginners pa lamang, na gustong mag-layout, yung mga mahilig mag-layout ng mga pictures o kaya invitations. Yan, so madali kayong matututo. Basta sa paggawa. So ito, basic lang yung tinuro ko sa inyo na pag-layout. Yan, i-screenshot po natin siya. So, pagkatapos po natin i-screenshot, ay punta naman po tayo kay photos. Punta po tayo sa screenshot. Yan po. I-edit po natin siya. I-crop po natin siya. Done. And then, yan na po yung ating nagawa. Para naman po sa invitation, ay tuturuan ko po kayo gumawa ng invitation. So, punta po ulit tayo kay CapCut. New project. So, hanap po ulit tayo ng photos na pwede natin gamitin. So, akin po kay PixArt. Pili po tayo ng background. Add lang po natin siya. And then, pagkatapos po niyan ay add overlay. Then, pipili po tayo ng photos. Yan, i-add lang po natin pagkatapos natin pumili. At ilagay po natin, i-layout po natin siya ayon po sa kung saan nyo po gustong part. Pwede po kayong pumili ng effects ng ating text. And then, itype lang po natin. Itatype ko po ay
you are invited. So, lagyan po natin siya ng space. Yan. Pwede nyo po siyang palitan yung style kung ano po yung gusto nyo pong style. So, yan po yung gagamitin ko. Dian at 18 hashtag legality is true. Yan. So, pwede po natin siya lagyan ng stickers. Or, yun pong so, akong ilalagay ko dito nagagandahan, charot. Pili lang po tayo. So, yan. So, okay na. Check lang po natin siya. Para i-screenshot ko natin. Then, punta po ulit tayo kay Photos. Punta po tayo sa screenshot. Then, edit po natin siya. Crop na crop po natin siya. Then, yan na po. Tapos na po ang ating layout. Pwede po natin siyang i-share, wallpaper, i-save sa ibang, i-copy, i-move.